Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Di ba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League Chapter 466. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga ya, talagang pumukol at isang counted fall nga ang pinakawala nitong si Mitsui. Kaya naman, itabla na nga ang score. Kaya naman dito ay hindi basta-basta ang isang Sashi Mitsui. Yan ang nakakatakot sa kanya. Ang kanyang kakayahan na gumawa ng clutch. Kaya wag na wag niyong mamaliitin at paniguradong may kalalagyan kayo. Wika nga nitong si Coach Mendez at dito ya. Tama coach, yang si Mitsui ay siyang isa sa pumatay sa atin. Kakaiba ang kanyang galaw, ang kanyang tikal sa stress ay talagang nakakahanga. Ngayon ko pa lamang nakita ang ganyang klase ng manlalaro ng punong-puno ng pagmamahal at syempre kumpiyansa sa kanyang bitawa. Wika nga nitong si Holly. Kaya naman dito nga ya, humingi nga ng isang time out itong si coach. Wika at nagwika nga, team, wag na wag tayo magkumpiyansa. Ang koponan ng show ko ay kaya-kaya tayong sabayan. Change plan na ang kailangan nating gawin dito. Ang planong mag-easy-easy lamang hindi pa pwede. Wika nga nitong si Coach Maker at dito ay tama coach, ang show ko'y kakaiba kong maglaro. Ang kanilang mga malalaro ay talagang gumagana sa bawat trabaho nila. Ibang klase ang shooter nila at lalong-lalo na sa loob. Ngunit hindi natin maitatanggi na parang sa kanila rin ang perimeter. Wika nga nitong si assistant coach Fidel. Kaya naman dito nga ya, coach, bigyan niyo ako ng pagkakataon ha. Bigyan niyo ako ng pagkakataon upang mag one-on-one dito kay Rukawa. Kitang-kita ko na hindi masyadong malakas ang kanyang pangangatawan kumpara doon sa may pulang buhok. Ibigay niyo sa akin ng bola. Ibigay mo sa akin ng bola, Terry. Wika nga nitong si McGon. Kaya naman dito nga ya, mabalik na nga tayo sa laro. Oh, Shatima! Kailangan nating pumuntos dito. Tikadang tuna, tikadang malupit ang kailangan nating gawin. Wika nga nitong Steri Vea dito ay. Ipasa mo ng bola sa akin, dali. Ako na ang bahala dito ay Rukawa. Wika nga nitong si McGon at dito nga ay. Talagang pinipisikal at kinakatawan nga niya itong si Rukawa dito ay. Sige, maglabasan tayo ng husay. Tignan natin kung makakapalag ka. Wika nitong si Rukawa nang biglang apak na sa paa ang ginawa nitong si McGon. Sabay isang fade away at rep! Inapakan niya ang paa ko! Nakita mo ba yun? Violation! E paano kung mahabol yun? Napakan na niya ang paa ko! Maalas naman oh! Wika nga nitong si Rukawa dito nga ay. Gaya nga ng larong chess
ay pwedeng ikumpara sa basketball kung sino ang siyang matalino ay siyang mananalo. Gaya nga nung sinabi nyo, daig ng magulang ang magaling wika nga nitong assistant coach Fidel, at dito nga'y isang fade away at pasok nga ang pinakawalang tira nitong si McGon, at dito'y ayan na. Humingi na sila ng timeout upang bigyan ng posisyon ng isang McGon. Humanda kayo, kupunan ng show ko. Panigurado, kayo ang tataob dito. Wika nga ng mga tagahanga nila, at dito nga'y bigla nga kinuha ni Miyagi ang ball at nagwika nga. Shot team, tayo naman ngayon ah. Kailangan nating bumawi dito. Ipapakita natin sa kanila na hindi tayo ang tutumba. Wika nga nitong si Miyagi, dito nga'y hindi mo na may set pa ang bola. Ngayon, tatauhin na kita. Wika nga nitong si Terry Vea. Ngunit, ipasa mo sa akin ang bola. Tignan natin kung makakapalag ang isang McGon sa akin. Wika nga nitong si Rukawa, dito'y pagka-receive nga ni Rukawa ang bola. Sige, kung pagulangan lang labanan, pagbibigyan kita. Ngunit isa lang inaasahan mo, hinding-hindi mo kayang pigilan na. Wika nga nitong si Rukawa sabay bangga, at isang spin moves nga ang ginawa nitong si Rukawa. Ngunit dito'y isang pasimpleng patid nga ang ginawa nitong si McGon. Kaya naman ano, nawala ako sa balanse. Kupal, madumi pala maglaro ang McGon na to. Wika nga nitong si Rukawa, dito nga ay naimintis nga niya ang kanyang tira, dito ay rep! Patid na ang ginawa ni McGonton. Ngunit bakit hindi nyo pa nakita? Dapat technical na ang tawag doon. Wika nga nitong si Ayako. Ngunit dito nga ay walang tawag, at nakuha na nga ni Boozer ang ball. At dito ay tumatakbo na nga sila para sa isang pass break. At dito ay itong si McGon ay siyang nangunguna na nga. Ngunit dito nga ay dinidikitan nga siya nitong sa kuragit. Biglang isang bangga na naman ang ginawa ni McGon na may kasamang pasimpleng sikot, dito ay. Aba, ganto pala maglaro tong McGon na to. Magulang siya, at lalong-lalo na meron din palang pagkadumi. Wika nga nitong sakuragit, dito nga'y isang easy slam dunk na nga lang ang ginawa ni McGon, at puntos nga para sa kuponan ng Jensen High. Kaya naman dito nga'y nice one, Jensen High! Lalong-lalo ka na, McGon! Lumalabas na ang angas ng isang McGonzales! Wika nga ng mga tagahangal, at dito'y sige, ang bangka ng show ko ay siyang tataob dito, at tayo ay siyang mananatiling maglalayag at makukuha natin ang kampiyonato. Durugin yung show ko. Wika nga nitong si assistant coach Fidel, at dito nga'y biglang ang linapitan nitong si Namichi Sakuragi itong si McGon, at nagwika nga, "Hoy ikaw McGon, masyado kang madumi maglaro. Lumalabas ng tunay mong kulay. Lumalabas na ang pagkarumi mong maglaro. Isa lang sinasabi ko sa'yo. Pag pinagpatuloy mo pa yan, hindi mo gugustuhin." Wika nga nitong sa kuragit, dito nga'y, "Ano, matatakot ako sa'yo? Sa inyo? Ano, sino ba kayo? Mga batang kanagawa na galing pang Japan? Ano naman kung ipapakita ko ang aking pagka-dirty play, anong magagawa nyo?" Wika nga nitong si McGon, at dito nga'y bigla nga siyang linapitan ni Rukawa at Sakuragi, at isang napakasakit nga natitig ang kanilang ginawa, at nagwika nga, "Sige, ipagpatuloy mo lamang ang madumi mong laro, at panigurado, susuklihan namin yan. Hindi lang basta sukli, meron pang sobra." Wika nitong si Rukawa, dito nga'y, "Tama, marami na kaming nakalaban na dirty player at talagang sumisira ng laro. Pwede kang ukumpara dito kay Minami.
Ngunit pag pinagpatuloy mo pa yan, gaya nitong si Minami, kung kilala mo, magbabayad ka. At panigurado, pagsisisihan mo yon. Wika nga nitong Sakuragi. Ano kayang kakalabasan ng labanang ito? Ang lahat ng yan ay mga natin susunod na bahagi.